So yun nga pala mga Repa Pips, diba? Yung unang in-upload ko na videos, so ano lang yung mga basic competencies lang yun para sa personal development natin, tsaka kung paano natin handle yung mga situations, paano tayo sa attitude towards the client para hindi masyadong uminit yung ulo, kaya natin i-handle. So ngayon, papalapit na tayo dun sa talagang excited na topic, mga pang motorcycle na, dito sa common competencies, ito na yung simula, hanggang sa matapos namin yung online namin, non-theoretical, nang matapos namin yung online class. So, pa-excite na lang, pa-excite bawat topic ngayon, kasi nandun na siya sa parts ng mga motor, tsaka ng engine ng motor. Hello mga Repa Pips, ka-fifth day na namin ngayon sa small engine na online class namin ng Quezon City Skills and Livelihood Foundation Incorporated. Topic namin ngayon is common competencies. Diyan yung apply appropriate sealant and adhesive. So, di-differentiate yung sealant tsaka adhesive. So, yung mga dati ng mga mekaniko tsaka yung ngayong mekaniko. So, alam nila yun. Pero minsan may pagkakomplikado rin eh. Minsan dapat talagang i-determine natin kung saan siya i-apply. Kasi yung sa adhesive. So, sa adhesive, ano yan? Madikit. May strength siya. Tapos so, kung ilalagay mo siya sa metal-metal, magdidikit siya. Kumbaga matibay ang kapit. So, hindi siya maanohan ng mga mapapasukan ng liquid. So, kaya solids. Tapos sa adhesive pa, kahit saan naman siya, hindi na sa metal to metal eh. Pwede mo siyang gamitin. Yung sa sealant naman, ano yan, siya yung nagpi-fill ng gaps. Kumbaga halimbawa may butas, o kaya na-flat yung gulong mo. Diba, may butas yun. So pwede mo siyang applyan na sealant. So para hindi siya sumingaw yung hangin ng gulong. So, yun yung feel niya, yung butas. Yun yung sa sealant naman. Tapos, meron din kaming isang pinakid, yung sa move and position vehicle naman. Andiyan yung i-check mo yung bago ka umalis, bago mo paandarin, bago ka magbiyahe. Yun yung glow baggets. So, pang ano na natin yun, pero kailangan natin yun. Kailangan bago tayo pumunta ng biyahe, naka-prepare tayo. So, dapat i-check din natin yun. So, yung sumunod is performance ratio and calculation. So, dyan papasok yung mga vernier calipers tsaka yung micrometer kung paano sinusukat. So, medyo yun, mahirap mag-read ng ganung tools. So, yung sa vernier caliper naman, ang sinusukat niya yung internal tsaka external. Yung sa micrometer naman, yung inside and outside ng mga pyesa. Yun, para mas maganda, tama yung reading para alam mo kung ano ilalagay mo doon, di ba? Tapos, meron din siyang may filler gauge. Yun yung nagpi-fill ng gaps ng barbula ng ayon, yung spark plug, tsaka yung basawi din doon sa loob ng makina. So, kailangan tama yung gaps niya para maayos yung takbo. Pero kailangan yun, importante yun eh. Kasi lalo na kung mag-ano ka, mag-modify ka ng motorcycle mo, or hindi motorcycle, kahit mga kotse, pero usapan natin is motorcycle ngayon kasi yun yung pinag-aaralan namin. So yun, kailangan mo yun para mag-adjust, diba? So ngayon, theoretical lang to. Pag nagpunta siguro kami ng nagharap-harap ng face-to-face, malalaman na namin kung ano yung ibig sabihin nun. At yung isa pa kanina, yung read and interpret yung specifications tsaka manuals. So, minsan, alam natin, di ba, pag bumili tayo ng motor o kaya kahit anong sasakyan, meron yung manual. Pero,
sinasantabi natin, minsan lang natin basahin, di ba? Pag may problema na sakala natin titingnan yung manual, di ba? So kailangan alam din natin yun. Huwag natin isasantabi lang ang manual. Napaka-importante nito. Kasi dito natin malalaman yung buong unit eh. Kung ano yung pwedeng maging error, maging sa troubleshooting, meron din siya, di ba? So huwag natin isasantabi ang manual. Importante po ito, mga Repa Pips. Mga Repa Pips, dito ako natatapusin yung vlog ko. Sana mag-subscribe po kayo, hit the notification bell, and like and share na rin, and comment down below. So, ingat po tayo sa pagmamaneho, ride safe, stay safe, mga Repa Pips. And mga Repa Pips, kung kailangan nyo pala ng rock, o kaya top box, brand niya is Rock M Monorock, please contact Sir Mark or Marco Quago sa FB. At ang number niya ay 0965-399-3020.